mga katigma, isang mapagpalang araw muli sa inyo. Welcome po sa aming munting YouTube channel. So gaya po lang nakikita ninyo, gagawa na naman tayo ngayon ng isang video na kung saan magsishare tayo sa inyo ng panibagong kalaman. So isang malaking karangalan po na nandito po kayo ngayon sa aming munting YouTube channel. Sa ngayong araw po, panibagong yugto na naman ang aming buhay construction na inyong matutungayan. At panibagong kalaman na naman ang inyong mapupulot sa video na gagawin natin. So bago po ang lahat, introhan muna natin. So ngayong araw po, isi-share namin sa inyo yung gawa nitong sliding door natin nung Master CR. Gagawin po natin ngayon. So samahan niyo po kami. Ipapabricate natin yung sliding door dun sa baba. Ng ating sliding door. So gumawa siya dito ng 3-4. Ito yung magiging bracket natin doon sa taas. So dito yung bracket ng sliding door. Yung bracket natin. So, dudublihan na lang ng solid na kaway to rito para matibay yung pagkakapitan ng release natin dito na aluminum. So, may aluminum pa tayo dito na ilalagay para doon kakapit yung gulong ng sliding door natin na kaway. Pakita natin sa inyo mamaya yung setup ng release niya doon sa baba. Kailangan yung pagkalagay natin dito, kailangan nakapantay itong mga katigma. Hindi nakapantay, mahirapan tayo pag nagsara ng pinto. Kailangan na level natin ang maayos to yung pagkakapitan ng bracket ng sliding door natin. Ang haba nito mga katigma, kailangan kung ano yung haba ng pinto natin. Yung pinto kasi natin dito, 700. So, pag 700 mga katigma, dublihin lang natin yun. Bali 140. Once lang tayo, kahit gawin natin 150, okay lang. Yung area natin dito mga katigma, kung mapapansin nyo, yan. Yung nakadrop na area na yon, shower area natin. So lang yung sliding door natin dito. Hindi mahagip yung salamin natin dyan sa shower area. So babaan muna natin yung ginagawa ni Paring Jeep sa baba. Mga katigma, makapagtapas na si Paring Jeep dun sa lalagay natin dun sa taas. Kaya mahaba yung screw natin dun para matibay yung pagkakapitan ng release natin. Ito kasi, kung may imagine nyo, ito yung release natin. Kakapit yun doon sa kinapit natin dun sa taas ng hamba natin. So ito, nabibili ito mga katigma sa Wilcon. So ito po yung tatak niya. Ito mga katigma, yun yung tatak niya nung release natin. So, ito po yung magiging gulong niya mga katigma. Ganyan po magiging setup niya mga katigma. Ito yung kakapit dun sa pinto natin. Sa taas niya. Yan mga katigma. So i-screw yun doon sa taas para ikapit dito. Yan. Hindi ko rin ma-share sa inyo kung ano ang tawag dito mga katigma. Pero ayan po yung pangalan niya. Basta pag nag-order kayo, isama nyo na yung gulong nya sa release mga katigma. Kung gagawa kayo ng mga sliding door, pag nag-order kayo ng release, isama nyo na rin yung gulong. So isang brand lang sila mga katigma, pangalan nya. So yeah, sa Wilcon po siya nabibili lahat. Tapos kung mapapansin nyo kanina,
mag-group si Paringgit dito sa ilalim ng pintok natin. Ayan. So, yung purpose ko niya na yung po yung magiging stopper ng pinto natin sa ilalim. Yung po mga katikma. So, dito po yan sa ilalim. Ayan. So, ito po yung magiging guide niya sa ilalim para hindi gumalaw yung pinto natin. So, nakabaon to sa flooring natin. Magiging ganyan po yung setup niya pag sa flooring mga katikma. So, dito yung pinto natin sa taas, yung microbe. Yan po, yung microbe na yan. So, dyan po yan. So, binubutasan na iparing itong taas ng release natin para bumaon yung ulo ng screw natin sa loob niya. Para pag sinara, hindi kayo binuksan, hindi sumapit yung gulong niya dun sa ulo ng screw natin. Patay dito sa taas sa gawa ng maringay dun sa baba. Baka hindi tayo magkakaintindihan. So sayang lang yung video na gagawin natin kung hindi tayo magkakaintindihan. So gaya po ng sinabi natin kanina, pag nag-order po tayo nitong release natin, na isama na natin itong pinakagulong niya. So yung setup po nito mga katigma, kailangan baliktaran sila ng isa. So yung kung ito po nakaharap dun dapat sa katina, ayan, kung mapapansin nyo yung tsura niya. So ito pong mahaba na area, kung doon po siya nakaharap, ayan, doon. So yung isa naman po dapat dito siya nakaharap. Tap niya po mga katigma, dapat ganyan. So baliktaran tong dalawa. Ayan, so papasok muna natin to. Tapos papasok din natin tong isa. Tapos pag napasok natin na natin tong mga katigma, ilalagay natin tong stopper niya. Ito yung magiging stopper niya dyan. So, ia-align na lang yan pag nakabit na natin dun sa taas. Kasi ang magiging itsura niyan, yung purpose niyan, ito yung maglalock. Ayan. So, yung mapapansin niyo itong mahaba na to, tsaka itong may uka, dyan po sila magtatagpo. Ayan. So, yan yung magiging lock niya. Yung pinto natin, yung release. Ayan. So itong isa, dapat ito, nakaharap din ito doon sa, dito sa mahaba. So ikakabit na lang natin ito. Doon na lang daw ito i-align, sabi ni Paringgit. Kapag nakakabit na. So ayan mga katigma, higpitan na natin itong screw niya para hindi matanggal. Yan, so yan din yung magiging lock niyan dyan pag bumangga yung pag sinara. Yan, babangga siya dyan. Tapos pag binuksan naman, doon naman sa kabila babangga. So yan, yun po yung magiging setup niyan. Tapos kung mapapansin nyo kanina mga katikma, itong pinto natin, ito yung magiging sa taas niya. Yan, so nakapit na rin ni Paringgit kanina to. Kung mapapansin nyo, kaya tayo nakapagsalita, gawa lang maingay. So, ito po yung kinabit niya na. So, napansin niyo kanina, binaranyahan niya yung talim na 1/8 kasi matigas kasi itong kahoy para mabilis na bumaon itong screw natin. So, yan po yung gagawin natin kapag matigas yung kahoy na nilalagyan natin ng screw. Kailangan iparina muna natin. So, yan mga katigma, kung saan po yung harap natin, ito, dapat doon din yung nakaharap kasi isasalpak natin yan doon sa screw niya. Ayan, parehas po sila. Tapos maglagay lang tayo ng clearance dito. Taas baba. Ayan mga katigma. So yung setup po nun, ganito po yung magiging itsura nung kuha natin pag sa taas. Ayan. So isasapit natin yung sliding door natin dyan. Nagdagan na rin ni Paringgit yung kahoy natin dito.
kasi kailangan na may pagkakapitan yung screw natin, kailangan na matibay. So dinagdagan niya na ng kahoy yan. Papakita na lang po natin yung mamaya yung paggawa nito mga katigma. So stay put lang po muna kayo. Sliding door natin. So, na-set up na natin yan. Nalagay na lang tayo dito ng stopper niya sa ilalim. So, kunin muna natin yung tamang clearance itong siwang natin dito. Sara natin. Ayan. So, tansyahin natin na nasahulog yung clearance niya. Ayan, kung magkikita yung siwang na yan. Dali natin dito sa baba. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo, may guhit siya. So, dapat guhitan natin. So ayan, naglagay kami dito ng guhit. Tapos tansyahin natin yung clearance nung pagsasara nung pinto natin. So ayan mga katikma, pag naguhitan na natin ito, matansya natin yung clearance nito ng parehas. Bigyan natin ng priority yung lock natin. Ayan yung magiging doorknob natin dito, kailangan may sapat siya na clearance para hindi sumabit dito sa hamba natin. Guguhitan natin yan. Ayan, may guhit na yan. Yan dito sa likod. Tapos ilalagay natin yung lock dito sa ilalim, yung stopper nitong sliding. So, kailangan bigyan natin ng pansin itong lock natin para hindi sumabit dito sa doorbell. Mga katikba, kung maalala ninyo, sinabi natin kanina, kailangan yung may butas doon nakaharap sa harap natin. Kasi sasapit siya dito. So, kailangan pag nakasapit yon para hindi mahirap. Tinanggal muna natin para lalagay natin yung stopper niya na plastic. Yan sila din. So yan mga katigma, na butasan na natin. So sa pagbubutas pala nitong mga tiles mga katigma, huwag niyong kalimutan na basahin yung talim ng pangbato natin, ng barina, para matagal po masira. Kasi pag hindi nababasa, nasusunog po siya. So pag ganun, sayang lang yung talim natin, sira agad. So kailangan pag magbutas tayo, kunting basa din. Tagay lang natin dyan. So yan, ang butas natin. Ilalagay na natin yung stopper niya. Ito. So, lalagyan na natin ng tuks to, ng wire. Ito pala, meron na. So, ito po yung lalagyan natin ng tuks, mga katikma, yung wire niya. So, puto lang tayo ng ganito kahaba. Yan. Tapos, i-screw na natin ito. Yan. Pagbabalik pa lang ito mga katikma, pag may lock na tayo dyan sa ilalim, ayan, kung mapapansin yung puti ito, kailangan mauna yan. Kasi may nalaman nyo kanina, nilagyan ni Palanggit ng group yung ilalim niya. So, kailangan iuna natin na itama natin yung group na yun dun sa ilalim. Kasi yun yung magiging release niya, ayan, ilalim. Bago natin sapit dun sa taas. So, itong clearance na ito mga katikma, kailangan na hindi nakikita yung taas ng pinto natin. So, na matigyasan naman sa taas. Ay, yung tornilyo na yun doon sa taas. Ayan yung matigyasan yun. Kailangan mo
iangat lang. So depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto niyo siwang dun sa ilalim. So na-adjust naman yun dyan sa taas eh. Ang bali yan, lalagyan na lang natin ng cover yung plywood na yan dyan. 3-foot na lang na plywood kasi parang kakaver lang natin yung pinagkapitan yan. So pwede na yung 3-foot na plywood yan, lalagyan na lang natin ng edging para maganda tingnan. Tapos lalagyan pa rin natin dito ng pinakalagyan niya, yung babanggaan ng pinto natin pag nagsara. Ayan, ito kasi babangga, may kailangan may banggaan doon ito. So yung pinakabasyada niya, dito na nilagay yun, sulit na kahoy. Hindi kaya 3-foot na plywood. Pwede naman yun kasi banggaan lang naman. So yun mga katigma, kung maalala nyo yung sinabi natin kanina, ay yung lock na yun. Yun yung magiging banggaan ng gulong natin dyan sa taas. So dyan maglalock yun pag dumating na dito yung pinto natin. Ganun din dun sa kabila para hindi lumabas yung sumukra yung pinto natin. Kailangan may stopper din dun. Ayan, so inigpitan na may parangkip yung stopper niya. Ayan mga kapatid, yung magiging itsura nito pag nasara natin. So mapapansin nyo, bumabangga na yung gulong dun. Ayan. Magandang din doon sa kabila. So huwag po natin kalimutan na parati yung clearance dito para sa doorknob natin. Talaga po yan. So yan, magpapabricate muna kami na parang jeep nung cover dyan. Tsaka yung banggaan ito, yung basyada natin dito. Sa gilid. Para sa mali kami sa baba. Masyada din sa sliding door natin. So hindi tayo makakapag-intindihan din sa papagawa maingay. So ito po yung magiging basyada na. Ganito po yung magiging tsura ito mga kapatid. So pipinturahan na lang ito. Dito papangga yung pinto natin. So i-assemble muna natin ito. Tapos makapit natin doon.
siya cover nung sliding door natin. Ayan. So, kutapit na lang natin to para matakpan tong pinagkapitan nung bracket natin. Ayan. So, i-screw na lang po natin to sa taas. So, yung screw po niyan sa taas para madali magtanggal pa kailangan tanggalin to yung pinto natin. So mga katigma, kung maalala nyo, may style dito saka may plywood tayo na nilagay dyan yung pinaka-bracket niya. Ayan, so tansyahin lang po natin na makakain tong pinto natin kapag itabi tayo. Matago lang to dito sa header natin. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, tansyahin lang natin na makatago saka tayo maglagay nitong bracket natin, yung pagkakapitan nitong release. Ayan. So itong cover niya, pwede din namang pantay lang nito dito sa header niya. Pwede din namang pantay lang dyan. Kakunin nyo lang yung taas ng pinaglagyan natin dito. So sa amin kasi ang ginawa namin na 5 inches. Ayan, kailangan may clearance din tayo dito kung sakali yung pinto natin. So ayan po mga katigma, natapos na natin itong masyada nung sliding door natin. Ayan. Ayan mga katigma. So yung purpose po kasi nito mga katigma, dito kasi natin na ikakabit yung mabanggaan nung doorknob natin. Yung pinakalock niya, dito kasi natin ikakabit. So kailangan may kapitan yung doorknob natin. Tsaka stopper na rin yan para hindi makita yung kanto nung pinto natin. So black screw din ginamit natin dito para matibay yung nilagyan natin ng tox. So kailangan pag nag-black screw kayo mga tigma, tansyahin nyo rin na hindi tatama dun sa bubutasan natin ng doorknob natin. So yung pasya niya okay na rin. Temporary lang yan mga katigma para at least nakita nyo. Tatanggalin pa natin itong pinto natin para pinturahan ng pinto natin. Ayan. So ayan mga katigma, okay na tayo dyan. So tatapusin na po natin itong video. Magpapasalamat muna tayo sa mga silent viewers natin saka sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa atin. At sa mga bago pa lang po sa ating munting YouTube channel, naway may naitulong po tayo sa inyo at nakaambag tayo ng kalaman para sa pang-araw-araw ninyong hanap buhay, sa mga kapwa natin kadigma at sa kapwa natin kabuhi dyan na naghanap buhay sa larangan ng construction at sa mga magpapagawa ng bahay. Naway kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po at pahit na lang po ng bell para maging updated kayo sa mga video na gagawin natin. Sa muli po, isang malaking karangalan po na andito po kayo ngayon sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po ulit at mabuhay po kayo. God bless you po sa inyong lahat.